natapos yung kissing scene, anong naramdaman? Anong realization mo? Masarap. Parang, okay, yun pala yun. Yun pala yun. Kasi hindi ko talaga alam kung anong maramdaman. Halo-halo eh. Kasi syempre inisip mo, ah, trabaho lang to. Ang kailangan gawin. Para sa art. So, para sa pelikula. Yun, parang, hindi ko lang po maramdaman. Hindi ko lang po alam yung maramdaman ko. Kinukwento kasi ni Ella na ginaguide kanya. Oh. So, anong nararamdaman mo? Kailan nawala yung awkwardness mo toward Elle, toward kay Ella? Oh, since ilang takes yun, oh, diba? Oh, ilang takes ba? Parang hindi nawala. Actually, I think yun po yung point ng scene. Kasi yung character niya is very awkward. Oh, so, okay. So that, yeah. Mas less yung takes, okay. Mas maganda. Kasi mas lumalabas yun. Kasi totoo awkward scene yung sa awkward. Kaya ang ginawa ko po noon, wala akong binigay na instructions sa kanya. Si Ella lang yung nag-lead talaga ng eksena. So, sumunod ka lang, di ba? Sumunod ka lang sa kasi pangyayari. Kasi si Edward po, ano siya, inosente siyang bata. So, wala pa siyang, katulad ko, hindi ko pa alam kung ano yung pakaramdam nun. Kung ano yung magiging result nung kissing scene na yun, yun talaga yung mararamdaman ng isang teenager after that kiss. Ano nga yung naramdaman mo? Hirap po i-explain kayo po, naramdaman yun nung first scene. Parang naging masaya ka pa or di ba parang mas naging inspire or yung binata na o gano'n. Siguro po yun. Gano'n. Wow. Ayun. Mature na ako. Mature na ako. Hindi po siya ng safety tape. Sa pala direct sa hindi, kasi nasa-talk kasi ako dun sa pagiging bata, since 15 pa lang ako, parang hindi pa, wala pang palabas na pinapakita na teenager na talaga ako. So, yung Edward yung nagpatunay na ito, ano na siya, teenager na siya. So, naisip mo na mag-girlfriend? Hindi po. Hindi pa. Ma, joke lang to, ma. Joke lang. Hindi po eh. Hindi. Wala ka pang crush sa school or sa showbiz? Nagka-crush po pero hindi po masyado seryoso sa ganun eh. Okay. Nag-iisang anak ka lang ba? Hindi po. May kapatid po. Baby sister. Aside dun sa kissing scene, ano pa yung scene na nahirapan ka, na bago sa'yo? Ano? Ano po? Saan mo nahirapan? Siguro, lahat-lahat po eh, kasi, saan ba? Siguro with Renz, kasi si Renz, bad influence siya sa akin. So, meron siyang pinapatry sa akin na dapat hindi ko pa try sa totoong buhay. So, yun. Siguro doon po ako nahihirapan. Yung breakdown sa ending? Opo, yun. Medyo matagal po namin yun, internalize. Kasi, parang pinagkaitan siya ng mundo eh. Dalawang taong mahal niya yung nawala sa buhay niya. So, di niya na alam kung saan siya pupunta. Iniwan siya ng kapatid niya. Parang, spoiler ko. Sorry po. Pero sige, kasi di niya alam kung ano yung mangyayari sa buhay niya. Nung naging teenager ka, mas naging mahiyain ka na sa nung child actor? Opo, nung bata po ako medyo, mabibo po. Oo, mandilakos. So, pati lang po kasi wala po akong kasamang bata doon. So, lumaki po, puro kasama ko sila Kuya Coco, puro malaki na po. Nagkita na kayo ni Coco ngayon malaki na? Sa Star Magic Ball, ay sa ABS-CBN Ball po. Doon po. Opo. Mas malaki ka pa sa akin. Opo. Inano ka ba niya na sasama ka niya sa TV hindi show? Po eh, pero nabalitaan niya daw po na maganda daw po yung ginawa namin. Ilan daw po nag-start ng child actor? Nag-start po kasi ako sa commercial. Siguro po mga 8 or 9 po. Sa TV? Sa TV po. So, kasama na ba yung awkward stage na sinasabi sa mga? Oo po. Siguro ito po yung na break doon sa awkward stage po na yun. Kasi alanganin bata, alanganin teenager, hindi po nila alam po saan ako'y papasok. Kasi minsan, dahil rin sa height ko, nakawalan po. Kasi parang tingin nila 15, baka medyo maliit pa, baka pwede pa. Pero pag sinabi ko na yung height ko, medyo nakawala po yun. Anong height mo? 5'8 daw po. Hindi siya sure. Hindi pa sure. Hindi pa sure. Ano assessment mo sa kanya bilang first time sa tita? Kay Luis ko,
Magaling po. Unang-una, hindi ko naman siya ikakast kung hindi. Ang una ko po talaga kasi hinahanap pag nagkakast is yung makakasundo ko yung actor. Kumbaga, pares kami ng lingwahe, magkakaintindihan kami. Kasi baguhan din naman po ako, hindi naman pangalawa ko pa lang. So, ang dami ko rin po natutunan kay Luis. Kasi yun nga, tinanggal ko yung wall na ano eh, yung kailangan niya ako impress. Normally kasi diba, pag director parang kailangan yung actor, kailangan impress niya lagi yung director. So tinanggal ko yung wall na yun. So naging open yung, naging collaboration yung pelikula. So ang dami po doon sa pelikula na halos lumabas na lang during the set, during the shoot. Kasi nga, ay nanganganak nang nanganganak yung ideas. Ano kaya kung, lalo na yung mga nakatong parts ko. Ano kaya kung ganito? Ano kaya kung ganyan? So yun. So, parang kami naglalaro. Kung yung lumabas, minsan walang, minsan doon po ako nagre-revise. Parang okay yung ano ah, yung ganyan ah. Yung ginawa, yung tinaas mo, yung kindi mo. Yung mga ganong maliliit na detalye po. Kaya lumabas din yung totoong siya. Hindi kami nakabay the script na per line yun yung gagawin. Yung pagiging palamura ni Ella doon, nasa script talaga yon. And then, paano mo siya in-adjust? And then, Ella, paano ka nag-adjust din sa sarili mo na maging palamura ka sa pelikula? Nasa script siya, pero guide lang yung script eh. For the character of Ella. Hindi siya... Ayun, katulad nung sinabi ko, hindi kami naka-base doon sa ano. Doon sa mga linya mismo. So, hinayaan ko rin si Ella na mag... Di ba yung mga times na parang mas maganda sabihin mo? Instead na, tarantado, fuck you, parang gano'n. So, nakadepende talaga. Kasi sila naman yung umaarte. Binibigyan ko sila ng freedom kung ano yung mas natural. Ayun, yun, katulad ko na sinabi ni Derek. Minsan kasi yung nasa script, parang hindi siya, parang awkward siya sabihin in real life. Parang hindi siya nagagamit na mura, gano'n. So, tinutulungan ako ni Derek kasi konti lang din yung alam kong mura in real life. So, tinutulungan ako ni Derek. Yun, kukolab kami ni Derek kung paano namin i-build yung character ni Agnes. And ako, to be honest, nahihirapan ako kasi hindi talaga ako sanay magmura in front of camera. So, gusto ko siyang palabasin na natural lang kay Agnes o dun sa role ko na nagmumura ako. Kasi baka mamaya overdone ko naman siya na ano, halata namang sa pelitan na nagmumura ako. So, minsan, yun, parang okay, medyo bawasan yung mura o yung masyadong bargas, ganyan, para mas mukha siyang natural. Kasi, ano eh, dun part ako medyo, ano talaga, hindi komportable yung pagmumura. Gusto ko siyang magmukhang natural sa screen. Okay, no. Ella, yan. Saan ka humugot dun sa character mo? Kasi medyo deep yung character mo eh. Parang madaming pinagdaanan. Mm-hmm. So, paano mo siya, para ma-justify mo yung character mo, anong ginawa mo? Siyempre, kinilala ko po yung character ko. Kasi higit sa lahat, ang pinakamalalim na niyang pinagdaanan siguro, wala na siyang, wala na siyang family. So, siyempre, siguro sa isang tao, para wala na maging kasangga sa buhay or kasama sa buhay, yun na yung ano mo, yun na yung pinaka-weakness mo. At the same time, yun yung kailangan mong itago sa lahat para ma-survive yung buhay. And yun yung ginawa ni Agnes. Tinry niya maging strong. Siguro pang-front na niya yung palamura siya, very, very street girl. Para ma-survive lang niya yung buhay niya. And yun, parang meron din kasing ano si Agnes na parang way niya yung ma-confine siya para somehow meron siyang makain and matulugan eh. So, syempre kailangan lang po talagang ipag-aralan yung script and yung character mo kasi mahirap kasi wala naman ako experience na ganong na-experience ni Agnes na paghuhugutan. So, kailangan lang talaga internalize mismo yung character po. Nung ginagawa mo tong film na to, mayroon ka na bang feel na parang mananalo ka ng award dito? Wala ako. Wala. Kasi, siguro sa mga pelikulang nagawa ko na, ito yung list na shoot lang. So, syempre, diba dun sa marami, pagod na pagod ka talaga, ganyan. Dito,
konti lang. So parang feeling ko parang ano lang, hapyaw lang yung nakuha ko dito na screen time, yung parang ganun. Pero ang mahalaga, minahal ako ni Edward dito eh. And ang ganda nung pelikula, nung binabasa ko pa lang siya. And even nung binabasa ko pa lang siya, yung ending, doon ako napa-oo sa ending talaga. Parang, oh my gosh, kailangan kong gawin to dahil sa ending na to. Ang ganda nung ending. Kasi even binabasa ko pa lang, naiyak na talaga ako eh. Pero nung ginagawa ko yung pelikula, never po sumali sa isip ko na even small recognition or talagang mapaparangalan po ako. Never po talaga. Kasi sa akin naman, basta ginagawa ko lang to dahil mahal ko ang umarte and gusto kong gumawa ng magagandang pelikula na hindi lang basta-basta may magawa, pero dahil maganda yung pelikula po mismo. Direk, may certain changes ba for the commercial run, Edward? Matatanggal ba lang ng mura ko? Nakabip na lang. Nakabip lahat. May mga adjustments po in terms of sa sound to improve. Kasi honestly, hinabol po namin yung Cinemalaya. Parang halos 2 days lang yung time namin para mag-mixing. So mas maganda pa. Dapat. Oo. Dapat. Ay, effective. Pero ayun po, mas ano, sa sound and ayun po, polishing. Kasi walang naubusan talaga kami ng oras ko sa, as in to the point na dala ko yung USB, may pila na sa labas, inaabot ko yung sa, tapos hindi ma-transfer dun sa system ng cinema. So, prenay siya dun sa USB. Thumb drive, hindi sa hard drive. So, ganun yung kaba ko nung first screening. Ano yung classification ng theirs? Wala pa po. PG. Feeling ko po R13 or PG. Ito yung ano, eksen ang nire-rate, tapos mini-video. May mga ganong kaso talaga sa Pilipinas. Normally pa foreigners. In my case. Kaya nga po nagkaroon ng anti-necrophilia because of that.